Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama-sama tayong magpapasalamat, magpupuri sa Panginoon dahilan sa mga bagay na patuloy niyang ginagawa para sa atin. Pagkakataon, ang misang ito, upang papanibaguhin natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Pagkakataon din upang makahingi tayo ng panibagong pagpapala. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan. At taimtim tayong humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sama-sama nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang na parang, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatitiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, sagana-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop na mga Amalisita ang Negev. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Hebeyo. Hebuseyo at Amoreyo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay mga Kanineyo. Pagkatapos nilang magsalita,
pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tsak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya pagkat na mas malalakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat." Ito ang sinabi nila. Higanti ang mga taga roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila dito sa ilang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Antugon po sa Salmo, "Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain." Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mo kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas gugon ang lahat ng itong kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na ito'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahangahanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka, agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niya, minamahal na lubang kinalulugdan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makikibati din nga po ng magandang umaga yung mga katabi nyo, yung mga nasa likuran ninyo. Bagamat tayo po ay magkakaiba marahil ng pinagmulan, ano ho, kayo po ay dumayo dito sa Padre Pio para magdasal, para maramdaman ang presensya ng Diyos, hindi tayo magkakakilala, pero sa loob ng misa ay tayong lahat ay iisa ang layunin, ang magpuri sa Diyos at maipagdasal ang pangangailangan ng bawat isa anuman ito. At ito po ang nagdudugtong sa atin. Dito tayo mayroong ugnayan sapagkat tayong lahat na may pananampalataya at nabinyagan ay nagiging magkakapatid. Tayong lahat ay mga itinuturing na mga anak ng Diyos. Ano po ba ang basic foundation ng anumang relasyon? Anumang ugnayan? Anumang relasyon? Ano po yung basic foundation, pinakamatatag na pundasyon upang ito'y maging magpatuloy, lumago, maging matibay? The basic foundation of any relationship is knowing each other. Ang pagkilala sa bawat isa. And we treat a person according to how deep and for we know kung gaano kalalim natin kakilala ang isang tao. Doon natin, doon nagmumula kung paano natin sila itinuturing. Kaya nga kapag mali ang ating pagkakilala sa isang tao, nagkakamali din tayo ng pagturing sa kanya. Nagkakamali tayo ng treatment sapagkat hindi natin siya lubusang kilala. Doon po sa aming parokya, bago pa lang po ako doon, ako po ay isang taon pa lamang, noong pong nakaraang linggo. Nung papunta po ako sa isang barangay para magmisa, binati ko yung isang matandang lalaki nasa lubong ko. Sabi ko ay, "Tatay, magandang umaga po." Sabi sa akin ay, "Aba, ang aga namang maningil ng kuryente." Napagkama lang po ako maniningil ng kuryente. Ano ho? So kapag hindi kilala, ay mali ang pagtrato. Kaya mahalaga sa magkakarelasyon ay magkakilala talaga sa isa't isa. Di po ba gano'n naman ang ginagawa natin kahit sa pamilya? Yung mga baby,
nagpapakilala ang kanilang magulang doon sa baby. Sasabihin ng nanay kung ano ang gusto niyang itawag sa kanya. Halimbawa, sasabihin ng nanay doon sa anak niya, Mama, Mama. Sasabihin naman ng baby, Mama. Sa ganong paraan, yung nanay ay unti-unti nang nagpapakilala sa kanyang anak. Ang atin pong pananampalataya ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Faith is a relationship with God. Kilala na tayo ng Diyos mula pa nang tayo ay isilang. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang, kilala na tayo ng Diyos. But we do not know God. Hindi natin kilala ang Diyos. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? God revealed Himself. Nagpapakilala ang Diyos sa maraming paraan. Pinakilala niya ang kanyang sarili upang maging tama ang ating pagtrato sa Diyos. Kapag hindi natin kilala ang Diyos, nagkakamali tayo ng pagtrato sa Kanya, at kung minsan hindi nagiging maganda ang ating relasyon sa Diyos, at maraming mga tao din ang lumalayo sa Diyos sapagkat mali ang kanilang pagkilala sa Panginoon. Dito po sa ating ebanghelyong binasa ngayong araw na ito, this gospel is not about the Canaanite woman. Hindi talaga ito para dun sa babaeng Kananeya na lumapit sa Panginoon. It is about God who wants to introduce Himself. Gustong ipakilala ng Diyos kung sino siya para sa atin. At ito po ang pagpapakilala ng Diyos dito sa Ebanghelyo. Una, God is not an option. He is our only option. Hindi siya parang isa lang sa pinagpipilian natin, kundi wala tayo dapat ibang pinipili kundi ang Diyos. Minsan po nag-blessing ako ng bahay. Pagpasok ko dun sa sala, nagbi-bless ako ng bahay, nakita ko may altar. Pero dun sa altar, may mga imaheng nakalagay. May palaka, may pusa, may Santo Niño, at may Nazareno. Sabi ko ay, para saan po itong ibang ito? Sabi ay, Father, yan pong palaka, pampaswerte po yan. Sapagkat yung palaka, may kagat-gagat na pera. Ay, para saan naman po itong pusa? Ito pong pusa, para pumasok naman ang swerte. Nakakita na ba kayong yung pusa na gaganong-ganon? Parang option lang ang Diyos. Pagsala sa palaka, may pusa. Pagsala sa pusa, may Santo Niño. Pag hindi pa nagkaigi sa Santo Niño, sa Nazareno. Parang hindi tayo sigurado kapag ka ganon. Dapat, ano ho, ang Diyos lang ang itinuturing nating pinagmumulan ng lahat. Siya lang ang pinagmumulan ng biyaya. Ikalawa, God is God, not us. Ang Diyos, hindi tayo. Yung babaeng Kananeya nang lumapit sa Panginoon, hindi sa pinansin ng Panginoon. Sabi po dito sa Ebanghelyo, ngunit gaputok may di tumugon sa Jesus. Hindi niya pinansin yung Kananeya. Masakit yon para sa atin. Kapag ang Diyos ay tahimik, parang tahimik sa ating mga sufferings. Dami-dami po nating problema sa buhay. Sino ba naman sa atin ang walang dinadalang suliranin? Tayong lahat na nandirito ngayon, maliban doon sa mga baby siguro, lahat tayo
may dinadalang alalahanin sa buhay. At masakit para sa atin kapag sa pakiramdam natin, napakatahimik naman ang Diyos. Parang hindi naman niya tayo tinutugon. Ito, pinakita ng Panginoon. Hindi man lamang siya tumugon, gaputukman. Upang ituro sa atin, God is God. Siya ang bahala. Siya ang magdidesisyon kung kailan, paano, saan, ilan ang ipagkakaloob niyang biyaya sa atin. Ang mahalaga, may tiwala tayo sa Diyos. We trust God. Nagdasal tayo, humingi tayo, kumatok tayo, sabi ng Panginoon, bibigyan kita. Pero magtiwala ka sa akin. Kung hindi ko ibigay sa iyo ngayon, huwag ka magtatampo. Baka bukas, baka sa isang araw, o baka naman hindi ko naibigay. Pero magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang kanyang tugon, siya pa rin ang Diyos. At may tiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Opo, yan ang gusto ng Panginoon. God wants us to treat Him as God, not us. Hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang magdidesisyon. Humihingi lang tayo ng grasya sa Kanya. Ikatlo, God is a happy giver. Ang Diyos ay masayang nagbibigay. Alam nyo, sa pagkakataong ito, I believe that God is looking at us and is smiling at us today. Nakangiti ang Diyos sa atin ngayon. Kasi nagsikap tayo, nagsakripisyo tayong pumunta dito para lamang maramdaman ang presensya niya sa pamamagitan ng kanyang banal na si San Padre Pio. At ang Diyos ay nakangiti sa atin. Kayo po ba'y naranasan nyo nang bigyan kayo ng magulang ninyo na nakasimangot? Humingi ka tapos nakasimangot yung nagbigay sa'yo? Hindi masaya, no? Hindi masarap tumanggap kapag nakasimangot yung taong magbibigay sa iyo. Pero pag nakangiti, masarap po ang pakiramdam. Baka mamaya sa koleksyon, pag kayo nakasimangot, eh, hindi humasaya ang Diyos. Dapat nakangiti ka. God is a happy giver. Tingnan niyo po itong ebanghelyo. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi dapat ibinibigay sa mga anak o sa mga tuta ang para sa mga anak. Ayon po sa mga interpreter ng banal na kasulatan ito, ng particular verse na ito, ang Panginoon daw po'y nakangiti sapagkat ang binanggit niyang salita ay tuta, puppy, cute. Sabi niya, hindi dapat ibigay sa anak o ibinibigay sa tuta ang para sa mga anak. So God is a happy giver. Masaya siya na ibinibigay sa atin yung mga pagpapala. Kaya gusto ng Panginoon, tayo ay worthy. Tayo po ay karapat-dapat dun sa kanyang mga pagpapala. Gusto palagi ng Diyos na binibigyan tayo. Mahal tayo ng Diyos eh. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya gusto niya, ibinibigay niya sa atin ang anumang kailangan natin at siya'y masaya na ipinagkakaloob ito sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga salita ng Panginoon, sa Ebanghelyong ito, at ito pala ang Diyos para sa atin, naway mas lalong maging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Sapagkat kapag malalim ang relasyon natin sa Diyos, dito bubuhos ang Kanyang mga pagpapala. Amen. Ipagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na iyo.
bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang loob na rito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tayong lahat at ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong aral, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Panginoon naming mahal, iligtas mo kami, magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kapasala sa amin at huwag mo kami ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat.
at sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaang ito sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na palagi niyang inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa sagwang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad
ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inangusa, dilim at kababan. Ang kaibigan, mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-alay. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos na extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga mamabuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa loob ng pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay migpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Cligo,
clean as you go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layunin ng pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapila na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing tulad ng binyag, kasal at katulad nito. Gayunpaman, ang makikita mga pagdiriwang ng kasal dito ngayong buwan na Agosto ay mga nakareserve na schedule noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-unayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas sa ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasba sa religious articles. So makikilabas na po yung inyong mga religious articles, mga rosaries, novena pamphlets, mga kwintas, atin po itong babasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayong lahat na natitipon ngayon ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo kayo at taglayin ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag kanyang pagkalinga't habag
ni sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.